subscribe po kayo at click the notification bell para sa mga videos pa nating i-upload. Ito po yung mga materials na ating gagamitin sa paglilinis ng ating injector. Ito po yung si Kobe para sa injector cleaning natin. Ito para po yan sa din yan sa ating total body. So ito po yung ating cable tie. Yan. Tsaka ito ating hose. Kahit anong hose basta fit dito sa ating injector. Lagyan ng injector. Yan. Yan po ang paglagay. So, tapos na. Tsaka sunod ito. Lagyan ulit natin para walang hangin na palabas sa loob ng ating hose. Yan. Fit na siya. Ito po yung video na sinasabi natin DIY kasi ito. Ito po yung nakalagay ang hose na ligtas sa ating hose na rubber. Yan. Straw lang ang aking ginagamit kasi wala tayong pambili ng anong pangbili na kaya ng panghigpit. So ito, DIY lang. Kung anong available sa ating bahay, yun lang ang ating nagamitin. Yan. Hose. Dapat walang hangin na makalabas sa loob ng ating hose. Kasi ang purpose niyan, para maganda yung vacuum na nasa loob. Yan. Yan po ang ating diskarte sa paglilinis ng ating injector. Dapat simplihan lang natin. Walang gastos at walang gastos na malaki at saka madali lang gawin kahit nasa bahay lang. Kasi usually po kapag injector na ating sinasabi, ito po ay kailangan dalhin sa shop na may injector cleaning. Pero sa atin ngayon, ito lang si Kobe sprayer ang ating gagamitin para malinis ang ating injector. Ang purpose po na ginamit ko ang straw para sa mas matibay na higpit sa ating straw para walang hangin ang makalabas. Tsaka mamaya lagyan pa natin niya ng cable tie para sa pulido, hindi siya madaling bumigay. Yan. So kailangan po higpitan ng mabuti para walang vacuum na makalabas. Maganda yung vacuum sa loob. Malilinis natin ng mabuti yung injector. Ito po yung sinasabi kong cable tie para sa mas
pulido po yung ating higpit at saka hindi madaling bumigay kapag ginamit na natin sa ating COVID na spray. Ayan. Dapat pulido yung pag-higpit para walang hagas na hangin sa loob ng ating hose. Ayan. Kasi kadalasan kapag hindi yan nahigpit, pagka tumigay ang ating vacuum, pumutok yung hose. Ang ating hose, at saka masasayang yung ating spray cleaner. So, nabili ko po itong ating spray sa halagang 199 sa Shopee. Dito po sa itong ating sakit ng ating sensor, lagyan po natin ng wire kahit magkabaliktad, magkabaliktad silang dalawa, positive at saka yung negative, basta hindi lang sila magkadugtong para iwas po tayo sa sira at sunog. Yan po yung ating wire na available kasi wala tayong pambili. Ito po yung naka-position ng ating injector at saka yung spray. Yan. Ready na po yan para ating matestingan. So, ito. Ayun. Ating na iti-testing kung gagana ba yung ating ginawa sa pag-ilinis. So, ito po yung ating battery ng motor. 12 volts, basta ini battery, basta 12 volts ang ating inagay. Ito sa sakit ng ating fuel injector. Yan. Kailangan po natin ng battery, basta ini battery, basta 12 volts. Yan. Lagay po natin dyan. Iwasan po natin na magkadugtong yung wire negative at saka yung positive para iwas po tayo sa sunog. Yan. Kung masunog yan, kamasira yung ating injector. Yan, ganyan lang ang pag again yan. So, any wire po, pwede natin magamit. Basta hindi lang magka tapat yung positive at saka yung negative. Yan. Pwede po yung magkabalit yung ating negative at saka yung positive. Walang problema, basta hindi lang magkadugtong. Ito na po. Ito, testing na natin kung kagana ba ang ating mga ginawa. Yan. Ayong wire, ito po yung wire.
negative at saka positive. Pwede po yan magkapalit. Basta iwasan lang po natin na magkadugtong yung dalawang wire, negative sa positive, para iwas po tayo sa posibleng sunog, para hindi masira yung ating injector. Yan po, ganyan. Ito po yung ating, yan. Tapos bubumba po natin ito ating spray. Yan po, gumagana ang ating DIY na ginawa. Sana po sa katapos itong aking video na pinapakita sa inyo, sana po matulungan niyo yung channel ko para sa mga video pa nating i-upload. Please po mag-like po kayo at saka mag-subscribe na at saka click the notification bell para sa susunod pa nating mga video na i-upload. Salamat po.